Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po naman ng inyong kapatid na si Mr. Jovenal Narcisse. At ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito ay tungkol doon sa development na in-announce ng aking cooperative. Ito yung Apsly. Ito po yung AFP Police and Personnel Savings and Loan Association. Ito po ay isang cooperative na ito ay nasa Fort Bonifacio at Camp Aguinaldo. Ito po ay aming number one na investment center ng mga sundalo. At noong 1995, nag-start po ako na isang member at ako ay nagko-contribute ng capital contribution dito mula nung ako ay 1995 at hanggang ngayon ay membro ako. At meron din tayong kaunting na-save doon at nakakatulong din sa ating pangangailangan habang tayo ay nasa retired service. Ngayon, noong isang buwan, nagkaroon sila ng announcement na sinasabi na ang aming interest, yearly interest sa aming savings or ating capital contribution ay nag-increase ng 2.5%. Dati-dati kasi ang interest rate ng Apsly ay 16% per annum. At kung i-divide mo ng every quarter yan, every 3 months, ito ay lumalabas na 4% ang interest every 3 months or 1 quarter. At dahil dito sa pagtaas ng 2.5%, eh syempre tumaas yung dividend or interest depende sa yung capital contribution or savings account total. At sinerte naman tayo at tayo yung nadagdagan ng kaunting dividendo or interest sa ating savings. At lumalabas doon sa 2.5%, nakakolekta po ako ng a total of almost 50,000 pesos. Aba, malaki yon. So, kung i-divide mo yan ng 12 months, aba, malaki-laki din yun. But anyway, yung 15,000, dineposit nila sa aking capital contribution at ang aking natanggap lang ay 35,000 doon sa ang tawag namin doon is Red Book. Pero okay na rin yun. At kahit papaano ay nagkaroon ako ng additional na dividend na hindi natin inaasahan na magkaroon. So, anong ginawa ko doon? Pinapabayaan ko lang doon yung dividendo at mabuti naman at nadagdagan yung aking capital contribution. At ito, ang ibig sabihin nito ay siyempre nadagdag din ang aking dividendo na matatanggap every quarter or every 3 months. So, ako'y nagpapasalamat sa Apsly dahil sa magandang palakad ng ang mga board of directors at ang mga namamahala dito at tuloy-tuloy po na ito ay natutulungan ng ating mga sundalo para magkaroon sila ng kaunting pagsisimulan ng negosyo or ito ay simulan ng kanilang pagsesave dahil after retirement malaki yan at kumpara sa mga savings bank o mga commercial bank mas malaki po ang interest na natatanggap po ng inyong mga savings kumpara sa mga commercial banks or private banks sa labas ng Armed Forces of the Philippines. So you can just imagine, yung BPI account ko, ang natatanggap ko lang yung interest yan, 3 to 5%. Depende sa aking mode of pag-deposit or yung amount ko. Ganon din sa Security Bank, sa BDO, at sa Bank of Philippine Islands, at saka Banco de Oro. So, mas mataas pa rin ang dividendo or interest rate ng aming Apsly. At ako ay nagpapasalamat dahil kung wala itong Apsly na ito, ay siyempre
hindi natin matutustusan ang ating pagbibiyahe sa iba't ibang bansa at of course sa mga kinakailangan natin ng araw-araw, lalo na yung mga groceries, repair ng sasakyan at ating mga ginagasto sa ating kaunting kinakailangan para lumakas tayo, vitamins yon at mga kinakailangan natin para maayos ang ating kabuhayan at ating mental health na sinasabi. So yun lang po ang masasabi ko itong kwento ko ngayong araw. Magpapasalamat tayo sa Upsly dahil sa ating mga savings na nagawa nung tayo ay nasa active service ay nagbubunga po ng magandang pagtulong sa ating kabuhayan ngayon, lalong-lalo na at tayo ay nasa retired na kalagayan ngayon. Siyempre, alam nyo naman, ang military, wala tayong SSS, wala tayong GSIS, at ang inaasahan lang natin ay ang ating interest payment or dividendo galing sa Upsly Capital Contribution Account natin. So, yun lang po. Salamat sa pagpapanood ng ating YouTube channel na ito at yun lang ang ating YouTube content sa araw na ito. Bye at magandang araw po sa inyong lahat.